Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa MLRS, na kung saan nagkaroon sana ang Philippine Army noon ng MLRS sa Horizon 1 ng AFP Modernization Program at ito ay may nakalaan na pondo na 6.5 billion pesos, ngunit ito ay kinansela ng chief noon ng Philippine Army. Nauna ng tinalakay tungkol sa Shore-Based Missile System Project, na siyang pinakamahal na proyekto sa kahilingan ng Philippine Army sa ilalim ng Horizon 1 phase ng AFP Modernization Program. Mayroon itong approved budget for the contract na nagkakahalaga ng 6.5 billion pesos, at kukunin sa pamamagitan ng direktang negosasyon sa ilalim ng government-to-government procurement deal sa Israel at Israel Military Industries, ang orihinal na alok na ginawa ng IMI ay nagsasangkot ng pagkuha ng isang maliit na batalyon, na may dalawang baterya na binubuo ng dalawang pleton bawat baterya ng mobile guided rocket kada missile system na maaaring magpaputok laban sa mga banta mula sa dagat kabilang ang mga barko, landing crafts at kahit pa ang fixed position sea features. Kasama rin dito ang pagkuha ng isang baterya ng short-range air defense system na magtatanggol sa SDMS laban sa aerial threats. Ang bawat pleton ay magkakaroon ng kani-kanyang truck mount launcher at ammunition reload carrier loader, radar, at Platoon Fire Direction Center, habang ang baterya ay may sariling command post. Support equipment, forward observation equipment, at unmanned aerial vehicles para sa surveillance at target acquisition. Nakasentro ang system sa Lynx MLRS Modular Launch System ng IMI, na nakakonfigure para magpaputok ng iba't ibang rocket at missile system, upang matamaan ang small moving target sa dagat, nag-alok ang IMI ng kanilang 306mm extra guided rocket na may na-e-publish na range na 150 kilometers, at maaaring magdala ng ilang uri ng warheads hanggang 120 kilograms. Ang extra ay ginagabayan sa target nito ng GPS Augmented Inertial Navigation System na binuo ng Israeli Aerospace Industries, ayon sa inside sources, inaayos ng rocket ang trajectory nito habang nagbabago ang posisyon ng target habang nasa flight, nagre-resulta ito sa isang circular error probable na 10 meters lamang, bagamat ipinaalam sa na ang actual na CEP ay mas mababa kaysa sa na-e-publish, ang proyekto ay nasa advanced na yugto na nang ito ay kanselahin ng nooy chief ng Philippine Army na si Lieutenant General Hernando Iriberi para sa mga kadahilanang ipinaliwanag, sa halip, iminungkahi niyang gamitin ang 6.5 billion pesos na budget para e-frontload ang pagkuha ng mga sniper rifles, force protection equipment, at iba pang gamit para sa Philippine Army na orihinal na nakatakdang makuha sa Horizon 2 phase ng AFP Modernization Program. Ang panukalang ito ay hindi naaprubahan para sa pagpapatupad kahit hanggang ngayon, bagamat sinabi ng General na hindi niya kinansela ang proyekto at inilipat lamang ito sa ibang panahon, ang proyekto ay hindi pa rin ipinapatupad hanggang ngayon.